YouTube channel. Good morning, everyone. Mga kaplantito, mga kaplantita, katrops, kasangga, kabadi, kapaknurs, kapage. Good morning po sa lahat po ng mga nanonood ng aking YouTube channel. And today's video ay magpapropagate tayo ng mga Agloenima Red Siam. Ayan, mga baby loves ko. Madami na sila. Ang gawin natin ay ililipat natin sa mineral water na 6 liter na ginawa ko. Andun sa labas, ililipat ko yung mga snake plant, tapos ito yung ipapalit ko doon dahil ang pangit na ng mga snake plant doon sa labas. Ito na lang yung ililipat ko. Dapat may ugat siya bago mo siya itubo doon sa mga mineral water na pot. Dami na lang ugat. Pwede rin yung itanim dito sa tubig. Yan. Pwede sila sa tubig. Ibabad nyo lang sila sa tubig. Dahil mahilig silang mag-ugat. O kung mag-ugat sila, marami. Or pwede nyo rin silang i-cuttings. Kunwari ito, i-cut nyo yan, papakita ko sa inyo. Kuha lang ako ng gunti. Pwede rin silang i-propagate through cuttings. Kunwari, kinat mo siya. Sa pagka-cuttings naman ng mga Agloenima Red Siam, ayan, na pwede nyo rin i-propagate. I-cut nyo siya isa-isa, ganito. Ayan, ganyan lang. Ito na lang yun, pwede siyang itanim yan. Ganyan nyo lang siya. Ayan. Pwede na siyang itanim to. Ganyan lang. Tapos, yung mga buto niya, yung mga stem na kinatings nyo, ayan, may mga, yan. Ay,
sorry. Yung ganito niya, dapat itaas niyo siya. Huwag niyo pwedeng ibaliktad. Kung saan to, yun lang yung itatanim niyo. Dapat nakapataas. Siguro mga after a month, makikita nyo may mga babies na yan na tumutubo. Pwede rin ito saan? Sa tubig. Mas mabilis din silang mag-ugat pagdating. Wait lang din. Yan, propagation natin ng through water. Ayan, tatanggalin ko yung mga snake plant ko dito. Dahil pasira na yung mga dahon, ililipat ko yung mga Agloenima Red Siam. Pag na-over sunlight yung mga snake plant, tignan nyo yung nangyayari. Parang may sunog sila. Dahil nakababad sila sa sunlight. Ililipat ko na lang sila ng ibang pot. Hirap palang tanggalin yung mga snake plant dahil maugat din kasi yung mga halaman na to. Ika-cut ko na lang kayo. Wait na, dyan lang kayo. Gugupitin na lang natin. Nahirapan ako sa pagbunot. Hindi man. Pwede rin naman na itanim ulit ito. Kahit may cuttings siya. Hindi naman sila masela. Yung mga snake plant. Mabilis pala kapag gulong yung ginagamit. Mm-hmm.
Tapos, ito na lang ipapalit ko. Kasi kapag nakatalim sila sa mineral water, lalaki na lalaki yung mga dahon nila. Dahil marami silang lupa. Compare mo sa maliliit na pot. Pag malaking pot yung lagayan ng mga red siam, lumalaki yung mga dahon nila. Basta lahat ng mga aglonima. Kasi na maraming lupa. Tapos palaki ng palaki yung dahon. Mga bebelets ko. Kuha pa tayo ng isa. Diyan lang kayo. Mga pinropa ko before. Ayan sila. Ayan. True cuttings lang tong mga to. Yung mga stem lang. Na pinutol ko isa-isa. Ayan sila. Dito, sinama ko yung mga crotons. Dahil malaki yung space niya sa gilid. Kaya tinamit. Tinaniman ko ng mga crotons. Pero ayan yung aglonima sa gitna. Ayan. Ayan pa yung isa. Malaki na. Tapos naglagay ako ng ibang plants dito. Ayan. May babies na din yun. Ayan sila. Yung mga dati kong pinropa. Siguro mga after 5 months. Ayan. Ganyan na sila kalalaki. And ang aking vlog. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. Plantita si Bebe Loves. And follow me on TikTok and Facebook. Thank you. Bye.